Mga tao ay dapat pamunuan ang iba pang mga nilalang na may otoridad at habang dapat ingatan ng sino man na bilang katiwala ang lahat ng pangangasiwa at pamamahala na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kahit gaano kasira at wasak ang mga ilang bahagi ng nilalang ng Diyos sa mundong ito, ay hindi nababawasan ang kanyang pagmamalasakit dito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod namin kayong tinatanggap sa pagbubukas ng panibagong serye ng pag-aaral ng salita ng Diyos na may temang Katiwalang Mahal ng Diyos. Ito ay isang natatanging programa para sa bawat isa na nais pagkatagpo ng matagumpay at masaganang buhay sa Panginoon. Tama po kayo, isang buhay ng punong-puno ng kagalakan, kapayapaan at kasaganahan ng pananampalataya sa lumikha sa atin. At ito ay isang pambihirang pagkakataon upang tuklasin ang kahangahangang plano ng Diyos para sa lahat. Kaya't samahan si Pastor Laudy Mergatus, ang ating tagapagsalita, sa loob ng 14 na gabi mula Mayo 1 hanggang 14 para sa programang Katiwalang Mahal ng Diyos. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais ko kayong bigyan ng maikling kwento sa likod ng Tanging Pag-asa series. Ang pangangaral na ito ay nagsimula noong Setyembre taong 2020 nang ang mundo ay nasa kasagsagan ng pandemya. At sa kabila ng paghigpit tulad ng community quarantine, isang natatanging programa na mapapanood online ang pinasimulan ng Seventh-day Adventist Church sa gitnang Luzon. Ang kauna-unahan sa Tanging Pag-asa series ay sinimulan ni Pastor Isergani Valencia, isang Pilipinong pastor na nakatalaga sa bansang Singapore. At sa pagbubukas ng taong 2021, ito ay sinundan ng ikalawang bahagi kasama si Pastor Efraim Parulan bilang tagapagsalita
para sa programang Mahal Ka ng Diyos. Sa parehas na taon, isang espesyal na pag-aaral ng banal na salita para sa buong pamilya ang pinangunahan ni Pastor Gerardo Cahobe para sa Pamilyang Mahal ng Diyos. At sa panibagong pagkakataon, isa na namang kapanapanabik na sere ang dapat ninyong tutukan, ibahagi at pakinggan. Ito ang Katiwalang Mahal ng Diyos, ang kauna-unahang pagbabahagi ng Ebanghelyo sa online para sa taong 2022, kasama si Pastor Laudemir Gatos bilang tagapagsalita. Ito ang dahilan kung bakit kasama ka namin ngayon, kaibigan, sapagkat ikaw ay napaabutan ng pabalita tungkol sa pag-aaral na ito. Marahil ng iyong kaibigan, kakilala, kapamilya, o marahil aksidenteng nakita ito sa social media, huwag mo sanang palampasin ang pagkakataong ito na mapakinggan ang mabuting pabalita ng pag-asa tungkol sa salita ng Diyos, ang banal na kasulatan na nagpapahiwati ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa at kung paano mula dito ay maihahatid tayo sa isang pagkakilala sa ating tanging pag-asa. At sa ating pagsisimula, iniimbitahan ko kayo na manalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos, ngayon pong gabi ang simula ng aming gabi-gabing serye ng pag-aaral, amin pong panalangin, gabayan po ang amin pong tagapagsalita, si Pastor Laudemir Gatos. Nawa po ang kanyang mga sasabihin ay maging pagpapala po sa lahat ng mga manonood ngayong gabi. Dalangin din po namin na maging maganda po ang aming internet connection at matapos po namin lahat ang serye na ito at maging pagpapala po sa amin at magdudulot ng kasiyahan. Salamat po Panginoon sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kay dami ng tanong sa aking isipan, mga problema ay naging kahinaan. Ngunit ikaw, O Diyos, ay nakilala. Sa palad mo, Jesus, ay nagtiwala. Sa bisig mo, ako ay nagbago. Kasalanan ay tinubos at inako. Sa pag-ibig mo, lungkot ay naglaho. Biyaya ng pangako ay nakamtangko. Sa dam at sa sakit na naranasan, sa kapintasan at kalumbayan, mga galit na sa puso'y nanahan, sa aking kawalan ika'y natagpuan. Sa bisig mo, ako ay nagbago. Kasalanan ay tinubos at inako. Sa pag-ibig mo, lungkot ay naglaho. Ikaw ang lakas sa kahirapan ko, ikaw ang wakas.
Nang likahin ng Diyos sila Adan at Eva, binigyan sila ng tatlong responsibilidad na may kaugnayan sa pangangalaga sa lupa. Una, kanilang puna ng lupa. Ay ikalawa ay ang sakupin ang lupa. At ang ikatlo ay ang magkaroon ng kapangyarihan sa iba pang mga nilalang. Si Adan ay inilagay sa Eden upang alagaan at panatilihin ito. Ang mga utos na ito ay nagpapakita na ang Diyos ay interesado sa wastong pangangalaga at paggamit sa ating mundo at sa mga nilalang nito. Pansinin ang utos na pangalagaan ang kapaligiran ay ibinigay bago ang anumang utos tungkol sa pagbabayad ng mga ikapo at mga handog, pangingili sa Sabat o pangangalaga sa ating kalusugan. At marahil ito ay dahil hindi natin magagawa ang iba pang mga bagay kung hindi natin pinangangalagaan ang ating kapaligiran. Pagkatapos ng lahat ng ating kakayahang kumita, magpahinga, sumamba, ingatan ang pamilya at mag-ingat sa ating kalusugan, ay nangangailangan ng isang malusog na kapaligiran. Halos na puno na ang mga tao ang mundo. Sa populasyon na humigit kumulang 7 bilyong tao, lalong nahihirapang humanap ng kaakit-akit na nakapagpapalusog ng mga tirahan para sa karagdagan ng mga tao. Bahagi nito ay dahil hindi natin matalinong itinuloy ang iba pang mga responsibilidad na ibinigay sa atin sa paglikha upang masupil, magkaroon ng kapangyarihan, gayon din ang pag-aalaga at pag-aalaga sa hardin. Ang mga utos na supilin at magkaroon ng kapangyarihan ay may konotasyon ng pagiging hari. Ang mga tao ay itinalaga upang mamuno sa mundo. Ang mga kasangkapan na nagbibigay daan sa atin na gawin ito ay isinama sa larawan ng Diyos na ibinigay sa atin nung nilikha. Ang larawan ng Diyos ay may maraming mga aspeto na kinabibilangan ng mga kakayahan gaya ng pagkadama ng tama at mali. Ang kakayahang mag-isip ng malikhain, magplano ng maaga at magtulungan upang maisakatuparan ang komplikadong mga layunin. Ang mga tampok na ito ay nagbibigay daan sa atin na pamahalaan ang iba pang mga nilalang at pamahalaan na ang kapaligiran ng may katalinuhan. Ang matalinong pamamahala sa kapaligiran ay nangangailangan ng pagbabalanse ng mga nakikipagkumpetensyang interes at isang responsibilidad pagpaprioridad ng mga layunin. Bilang mabuting pinuno, dapat nating isaalang-alang ang mga pangangailangan ng lahat ng partido na gumagamit ng kapaligiran, kabilang ang iba pang mga nabubuhay na organismo. Ang mga terminong supilin at dominyon ay nangangahulugan ng pamamahala at pananagutan. Hindi sila nagbibigay ng lisensya para sa kalupitan at pang-abuso. Ang mga tao ay dapat pamunuan ang iba pang mga nilalang na may otoridad at habag na parehong mga banal na katangian. Tayong nilikha ayon sa larawan ng Diyos ay inatasang pangasiwaan ang mundo bilang mga pinunong hinirang ng lumikha. Kung kumilos tayo bilang mabubuting pinuno, matatanggap natin ang gantimpala na ibinigay sa mabubuting tagapamahala. Kung tayo ay kumilos bilang masamang pinuno, namumuno na may kasakiman, pananakot at karahasan, matatanggap natin ang paghatol na nararapat sa masamang pinuno. Ang pangangalaga natin sa kapaligiran ay udyok ng kaalaman na sadyang nilikha ng Diyos na mahal at pinaglilingkuran natin
ang kamangha-manghang mundong ito, kasama ang lahat ng kagandahan at pagkakaiba-iba nito. At pinahalagahan niya ito. Itinuturing natin ang paglikha bilang isang pagpapala. Ngunit hindi sagrado. Nakikita natin ito bilang may dungis ngunit hindi masama. Kinikilala natin ang mga pagkakaroon ng kasalanan sa mundo ay nangangahulugan na kailangan nating harapin ang mga sitwasyon hindi iral sa isang perpektong mundo. At kung minsan ay kailangan nating gamitin ang ating paghatol upang pumili sa mga alternatibo kung saan walang perpekto. Mga kaibigan, gayunpaman, sinisikap nating bawasan ang pagdurusa sa gitna ng lahat ng nilalang. Pinapanatili natin ang pagkakaiba-iba kahit na maaring magdulot sa atin ang abala ng paggawa nito. Pinahalagaan natin ang isang simpleng pamumuhay na nakakabawas sa pangkonsumo at pag-aksaya kahit na maaari natin gawin nang wala ang ilang mga luho na magagamit sa atin. Ginagawa natin ito hindi dahil sa takot o kasakiman sa gantimpala, kundi dahil sa pasasalamat sa lumikha na gumawa sa atin ayon sa kaniyang larawan at nag-atas sa atin sa pamahalaan ng mundo gaya ng kanyang gagawin. Kung kaya nga, God gave us the dominion of His creation and not ownership. Kaya bilang katiwala o bilang tapat at mabuting katiwala, tandaan na ang binigay ng Diyos sa atin ay pamamahala at hindi pagmamay-ari ng kanyang mga nilikha. Kung magkagayon, dapat ingatan ng sino man na bilang katiwala ang lahat ng pangangasiwa at pamamahala na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ang katagang ginamit sa wikang Ingles ay dominion, sa Tagalog ay pamamahala, at hindi ownership, sa Tagalog ay pagmamay-ari. Sa makatuwid, mga kaibigan, ang orihinal na panukala ng Diyos ay kilalanin na tayo bilang mga nilikha ng Diyos ay ibinigay sa atin ang mga kapanagutan. Tayo ay responsable sa ating kapaligiran o mga bagay na ibinigay ng Diyos sa ating bilang tagapangasiwa. Katulad ng salapi, ari-arian, at kayamanan at maging ang buhay natin. Dapat kilalanin mo ito dahil ang pagkilala sa Kanya na bilang manlalalang at ahantong sa kaisipan na hindi sa atin ang ownership ng ating mga tinatangkilik kundi sa Diyos at tayo ang tagapangasiwa. At bilang tagapaglikha, ang Diyos ang pangunahing may akda ng kahulugan at halaga ng nilikha. At tayo bilang katiwala, naririto ang mga dapat nating isaalang-alang sa buhay at huwag natin itong kakalimutan. Una, that God is the rightful owner and everything in it, na ang Diyos ang may-ari at lahat ng naririto. Ikalawa, that whatever we have has been entrusted to us by God so that we can manage it on His behalf. Na kung ano man ang mayroon sa atin ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos upang ito ay ating pamahalaan sa ngalan niya. Kaibigan, ikatlo ang wika, that God is not dependent upon us. Na ang Diyos ay hindi umaasa sa atin. Ikaapat, that we should manage God's property in the manner that God would like it to be managed. Dapat natin pangasiwan ang pag-aari ng Diyos sa paraan nais ng Diyos na pangasiwan ito. At ang ikalima,
that stewardship is a position of trust and honor. Ang pangangasiwa ay isang posisyon ng pagtitiwala at karangalan. At ang pinakahuli, ang ika-anim, the true faithfulness is a lifetime requirement. Ang tunay na katapatan ay isang panghabang buhay na pangangailangan. Yamangang Diyos ang nagkatiwala sa atin ng pamamahala. Mahalagang indikasyon ito ng pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili bilang may-ari ng lahat ng mga bagay. Nang likahin ng Diyos ang sanlibutan, ginawa niya itong may masidhing na pagpaplano at pangangalaga. Kaya't pansinin ang mga pahayag ng banal na kasulatan tungkol sa paglikha ng Diyos. Dito sa Genesis 1, ang talata ay 31, ganito ang sinasabi. Pinagbasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-anim na araw. Kaya't mahalagang pansinin ang obserbasyon ng Diyos sa kanyang paglikha. Nakita niyang mabuti ang kanyang nilikha. Ito ang patunay na walang ibinigay ang Diyos na anumang bagay na hindi mabuti na ikasisira ng tao. Kapansin-pansin din na ang Diyos ay naisip na ipagkatiwala ang mabuting mga bagay na kanyang nilalang sa tao. Sinigurado ng Diyos na mapapangasiwaan ng tao ang kanyang nilalang sa magitan rin ng pagbibigay nito ng tamang kaalaman sa tao na sila ay mayroong responsibilidad na pangalagaan ang mga bagay na nilikha ng Diyos. Dito sa Genesis 1:26, ganito ang wika. Ngayon, likahin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Mapapansin natin na sa ganitong order ng creation, ang tao ay distinct o naiiba sa mga hayop na nilalang. Sapagkat walang ibang nilalang sa lupa na kagaya ng tao na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Sa katunayan, hinayaan ng Diyos na pangalanan ni Adan ang mga hayop upang kanyang maramdaman na siya ay mayroong bahagi sa paglalang. Ang Diyos ang nagbigay sa tao ng pagtitiwala o karapatang maging katiwala ng pamamahala. At walang ibang nilalang sa lupa na binigyan ng pagkakataon na makakonekta sa Diyos at mabigyan ng pagkakataong makapamahala maliban sa tao. Kaya't hindi maaring ang hayop ay magkaroon ng pamamahala sa lupa na tanging ang tao lamang ang may karapatang gumawa nito. Wala din puwang ang paniniwala ng evolusyon sapagkat walang kakayanan ang hayop sa kanyang sarili na gawin ang pamamahala. Katulad ng wika ng isang magaling na scholar na si Eckhart Weller, sa kanyang artikulo na The Creation, ang wika, ang teorya ng evolusyon ay nagbibigay ng masamang imahe tungkol sa Diyos. Hindi bilang isang maibiging Diyos, kundi isang malupit na Diyos na naglikha ng buhay at pagkatapos ay hahayaan itong magdusa at mapunta sa kamatayan. Wala rin itinuturo na ito ay mayroong pag-asa pa sa hinaharap. Ang ganitong pananaw ay maaring magdala sa tinatawag na nihilism o ang ibig sabihin na ang buhay ay walang halaga o walang silbi. Bagamat ang tao ay nilikha na mas mababa kaysa sa mga anghel, hindi nangangahulugan na wala na itong
halaga. Ang pagkatawag ng Diyos sa tao upang mamahala ay isang napakalaking pribilehiyo ng tanging Diyos lang ang nakakaalam. At ganito rin ang obserbasyon ni David John Atkinson sa kanyang aklat na pinamagatan The Message of Genesis 1-11, The Dawn of Creation. Ang wika niya ay, tanging ang tao lang ang nabigyan ng katayuang mamahala. Maging ang mga anghel at mga hayop ay hindi nilikha upang mamahala sangayon sa pagkatalaga ng Diyos. Tanging ang tao lamang sangayon sa Genesis ang binigyan ng Diyos ng gawain at kapurihan na magpakilala sa kapangyarihan ng Diyos sa balat ng lupa. Ang ibig sabihin, sakop ng pamamahala ng tao ang may pakilala ang Diyos na siyang may likha at nagbigay buhay. Ganito kahalaga ang konsepto ng pagiging katiwala ng pamamahala. Mga kapasidad na tanging ang tao lamang ang may kakayahang gumawa. Isa rin na sakop sa konsepto ng katiwala ng pamamahala ay ang tinatawag na procreation o pagpapaanak. Ang ideya ito ay kadugtong ng panukala ng Diyos ng pagpaparami. Katulad ng wika ng Genesis Kapitulo 1 ang talatay 28. At sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Isang kamangha-manghang konsepto dahil taliwas ito sa paniniwala ng mga pagano para sa kanila upang maging mabunga sa lahat ng bagay ay kinakailangang mahikayat ang kanilang Diyos-Diyosan sa magitan ng kanilang mga sariling mga gawa at pagsisikap. Sa kabilang banda, sa konsepto ng Kristiyano ayon sa Biblia, ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala at pagpaparami sa tao hindi base sa kanilang ginagawa. Kundi ito ay nakabase lamang sa panukala at nais ng Diyos sa mga tao. Ang ibig sabihin nito, mga kaibigan, hindi kailangan pa ng tao na i-please ang Diyos dahil sa pagmamahal nito sa tao. Kaya't ang human creativity kagaya ng procreation o pagkakaroon ng lahi ay isang bahagi ng kasaysayan na nagtuturo sa lahat ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng paglikha nito sa tao. Itong lahat ay regalo mula sa Diyos na may kaakibat na responsibilidad. Kaya't ang pagkakaroon ng mga anak at mga lahi ay isang uri ng pamamahala na dapat yakapin ng mga tao sapagkat ito'y galing sa Diyos. Isa pang dapat tingnan sa konsepto ng pamamahala ay ang tinatawag na exploitation o pagsasamantala. Sangayon sa obserbasyon ni Jessica Lane sa kanyang artikulo sa The Christian Science Monitor, ano ang ibig sabihin ng pamamahala? Ito ay karaniwang may interpretasyon ng pagpapasuko o pangangasiwa. Kapag ginamit sa hindi mabuti, maaari itong mapunta sa pang-api at pang-abuso. Kaya't ang pang-abuso sa mundo ay hindi nakakatulong upang yumaman ang mga tao, kundi bagkus nagbibigay ito ng dahilan na baliwalain maging ang lahat ng mga nilalang ng Diyos. Tandaan na tayo'y nilikha ng Diyos bilang mga spiritual na mga tao at nakaugat ito sa konsepto ng kanyang imahe ng pagkalika sa atin. Kaya't mataas ang pagnanasa sa atin ng Diyos bilang kanyang mga katiwala na namuhay na may pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ay may kakayahang ibalik sa mga nilikha ng Diyos. Imbes na pagsasamantala,
dapat ipakita ng tagapamahala ng Diyos ang isang uri ng pangangasiwa na may respeto, suporta, pagiging responsable sa lahat ng bagay. Sa ganitong pananaw ay maaari nating turuan ang iba't ibang uri ng mga tao na maging responsable at huwag maging pabaya maging sa kalikasan. Maaari nating turuan ang ating mga anak habang bata pa sila na huwag itapon ang mga basura kung saan-saan o iwasan ang magputol ng mga puno upang maingatan ang mga kalikasan na likha ng Diyos. Dahil dito ay maaaring magdala ito sa pananaw na ang mga tao maaaring makapaglingkod ng may pag-ibig, kahabagan at pagtitiwala sa kabutihang alok ng Diyos. Ayon kay Mary Eddie Baker na sumulat ng Science and Health, ang wika niya ay, "Whatever is governed by God is never for an instant deprived of the light and might of intelligence and life." Ibig sabihin, anuman ang galing sa Diyos, kung iingatang mabuti ay hindi niya ahayaang di maging mabuti ang kanyang nilikha. Kanya rin tinutulungan ang tao sa gawain ng mabuting pamamahala na malayo sa kasakiman at sariling interes. Ang tao ay bahagi ng plano ng Diyos. Kaya't meron tayong lugar sa kung papaano iingatan at pamamahalaan ang lahat ng dinisenyo at nilikha ng ating manlalalang. Hindi ba't kaibigan, isang kasiyasiyang isipan na ang pagkalika sa atin ng Diyos ay hindi isang aksidente? Lahat ay nakaplano sang-ayon sa kanyang pag-ibig at mabuting panukala. Kagaya halimbawa ng mga tahanan na meron tayo ngayon. Bago natin tirhan ay dapat may mga gamit upang madali ang pagkilos at pananatili nito. Gayun din sa panukala ng paglikha ng Diyos sa atin at sa lahat ng nilalang. Bago pa tayo likahin, ay naghanda na ang Diyos ng pagkain at hangin upang isustena ang ating kalusugan at ang ating pamumuhay. Dahil dito ay nagkaroon tayo ng gawain mula sa Diyos na pamahalaan ang kanyang nilikha upang madaman natin kung paano ang Diyos na ay nangangalaga at nangangasiwa sa kanyang mahal na nilikha. Tandaan natin na ang lahat ng mga bagay ay nagmula sa konsepto ng paglikha. Maging ang pagmamahal ng Diyos ay masusumpungan sa di matawarang disenyo ng kapangyarihan ng paglalang. Mapapansin din na sa bawat paglikha ng Diyos ay binabanggit ang salitang blessing o pinagpala ng Diyos. Sa Biblia, ang salitang ito ay nangangahulugang kasiglahan, malikahin at kaligayahan. Ang kabuuran ng paglalang ay nakatuon sa pagpapala ng Diyos na dapat ang maging tugon ay kaluguran sa kabutihan ng Diyos. Hindi maaari na ang isang bagay, tao o hayop ay abusuhin dahil ang mga ito ay nakatuon sa konsepto ng pagpapala mula sa Diyos. Kaya't walang dahilan na ang tao ay umabuso sa kabutihang likha ng Diyos sa kalikasan. Ang tao ay dapat niyang alagaan at pamahalaan ang kanyang kapwa dahil siya ay pagpapala mula sa Diyos. Ang hayop ay isang pagpapala mula sa Diyos, kaya ang dapat na maging tugon ay alagaan ito ng mabuti. Mapapansin natin na ang mga tao sa panahong ito ay walang pagpapahalaga sa mga pagpapala kagaya na lamang ng mga pagkain. Ayon sa statistika, dito lamang sa Pilipinas na
Dito ay sinagawa ng Food and Nutrition Research Institute of the Department of Science and Technology. Ang wika ay mahigit sa 1,000 na metric tons ng pagkain ang nasasayang araw-araw at katumbas ito ng bigat ng 154 na mga bus. Ito ay isang indikasyon ng pang-aabuso na hindi naunawaan ng tao. Kasali sa tinatawag na divine blessing ay ang pagbibigay ng Diyos ng provision sa pagkain para sa kanyang mga anak. Balikan natin ang pahayag ng talata sa Genesis Kapitulo 1, ang talata ay 29 at 30. Ganito ang wika. Ibinigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga punong kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon, at ito nga ang nangyari. Taliwas ito sa mga kwentong galing sa Mesopotamia na ang tao ang siyang nag-aalay ng pagkain sa mga Diyos-Diyosan upang ito ay makaranas ng pagpapala. Dito ang tao ang gumagawa ng hakbangin upang magkaroon ng pagkain sa kanyang hapag at upang sumagana ang buhay. Subalit, iba sa konsepto na nakaugat sa paglalang. Ang Diyos mismo ang nagbibigay ng pagkain sa kanyang mga nilalang. Ito ang malaking paalaala sa mga tao na lahat ng mga bagay sa mundo ay nakadepende sa Diyos, maging ang ating buhay at personal na pangangailangan. Ang tao ay tinatawag na partner ng Diyos sa pamamahala at hindi dapat hiwalay ang ideya ng tao sa panukala ng Diyos. Kaya't napakahalaga sa ating pag-aaral na ito ang maunawaan natin ang paglika o ang pagkalika sa atin ayon sa wangis ng Diyos. Kung ang Diyos ay naging masaya, matapos niyang likahin ang lahat ng mga bagay, ganun din ang kasiyahan na kanyang madarama sa tuwing ating iingatan at pamamahalaang mabuti ang kanyang mga nilikha. Ganito ang ulat ng Biblia dito sa Roma 1:20, ang wika ng talata. Mula pa nang likahin ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na iniyahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala silang may dadahilan pa. Ang kapangyarihan ng Diyos ang dapat magdala sa sangkatauhan na sila'y maging mabuting katiwala. Sa kapangyarihan ng Diyos na hayag kung paano natin titignan ang ating sarili at kilos na tutugma sa panukala at tunay na intensyon ng Diyos sa kanyang paglalang. Mga kaibigan, tayo ay nabubuhay sa mundo na puno ng pang-aabuso at pananamantala. Maging ang ating mga katawan ay kailangan bigyang pansin na pamahalaan at huwag abusuhin. Pag-aaralan natin ang ilang pang mga konsepto ng pangangalaga sa katawan sa mga susunod nating mga pag-aaral. Subalit, ang nais kong makita ninyong lahat, mga kaibigan, sa pag-aaral na ito ay kahit gaano kasira at wasak ang mga ilang bahagi ng nilalang ng Diyos sa mundong ito, ay hindi nababawasan ang kanyang pagmamalasakit dito. Huwag nating hayaang ang modernong kaisipan tungkol sa paglalang ng Diyos sirain ng katotohanan kung paano nagmamalasakit ang Diyos sa atin at sa lahat ng nilalang. Nais ko muling buksan sa inyo ang talata na matatagpuan sa Awit 24. Ang talata ay 1. Ganito ang wika. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh
na ating Panginoon. Ito ang malalim na dahilan kung bakit kailangan natin maging mabuting katiwala at pamahalaan lahat ng ibinigay ng Diyos. Ang usapin ay hindi lamang nauwi sa pollution, climate change, at iba pang environmental problems, kundi tumutukoy ito sa katayuan at tugon ng tao bilang mga anak ng Diyos. Kung paano natin aalagaan ang mga bagay na pag-aari ng Diyos. Katulad ng wika ni Billy Graham, ng wika niya ay, "When we fail to see the world as God's creation, we will end up abusing it. Selfishness and greed take over and we end up not caring about the environment or the problems we're creating for the future generations." Kaibigan, ang Diyos ay kanyang ipinagkaloob ang mga prinsipyo ng pamamahala o pangangasiwa bilang isang tapat na katiwala ng pamamahala. At nasa sa atin ang pagpili upang ang mga bagay na nilikha ng Diyos ay mapanatili sa kanyang ganda at kaayusan. Bleeding our part on high.
Kaibigan, ayaw ng Diyos na makita tayo na inaabuso ang kapangyarihang kaloob sa atin. Masigit nating mabibigyang kaligayahan ang ating sarili sa mundong ito kung ating papangasiwaan mabuti ang mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos. Kaya't mabuhay tayo araw-araw bilang isang tapat na katiwala ng pamamahala. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal na Diyos, ikinagagalak po namin na amin pong makita ang kagandahan ng iyong mga nilikha. Bagamat ito'y sinira ng kasalanan, subalit kami na nabubuhay sa panahong ito bilang katiwala ng pamamahala. Naway mapamahalaan po namin ng may kaayusan at kabanalan. At ang mga bagay na po pwede po namin ituwid at iayos ay may ayos po namin ayon po sa inyong mga banal na saloobin. Kung kaya nga't ngayon, amin po'y dinadalangin na patuloy nawa kaming maging tapat na mga katiwala, katiwalang mahal ng Diyos. At nagpapanukala na sa lupa mang ito ay may kasalanan, ay may aayos din sa magitan ng pagiging tapat naming katiwala ng pamamahala. Naway may sa katuparan sa aming mga buhay, ang ingatan ang iyong mga nilikha. Maging ang aming kapwa, ay aming pong mamahalin at iibigin. Ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen. Tama, kaibigan. Ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo at sa akin ang pamamahala sa kanyang mga nilikha. Bilang kanyang kinatawan sa sanlibutang ito, tayo ay kanyang tinatawagan upang maging tapat na katiwala at tagapagmahala ng lahat ng mga bagay na ito. Nais mo bang tumugon sa panawagang maging tapat at mabuting katiwala ng Diyos? Ngayon na ang pagkakataon upang magpasya, kaibigan. At sa ating pag-aaral bukas na alas 7:30 ng gabi, tunghayan ang mga katotohanang nakapaloob sa pagiging katiwala ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa unang gabi ng ating pag-aaral. Ako po inyong lingkod, Dan Riv Ricarte. At ito, ang tanging pag-asa Season 4, Katiwalang Mahal ng Diyos. Magandang gabi po at pagpalain kayo ng Panginoon. Sa Biblia, napapaloob ang mga pangako ng Diyos na kailanman hindi niya tayo pababayaan sa oras ng kagipitan. Ang banal na kasulatan mismo ang nagsasalita tungkol sa kanyang sarili kung dapat ba siyang pagkatiwalaan. Ang lahat ng mga pagpapaliwanag o interpretasyon ng mga kasulatan ay nagmula mismo sa Diyos, hindi ang sariling pagpapaliwanag ng tao.